morning. Sana maganda yung gising nyo. Dahil hapon, nakaaral ako for 14 hours. Wow, 14 hours? Akala mo naman 14 hours nag-aaral araw-araw. Pero, disclaimer lang, the day before noon, 5 hours lang talaga ako nag-aaral. So, nakapagpahinga. Alam ko na yun yung factor bakit ako nakaabot ng 14 hours. At, isa pa, quality aral ba to? Siyempre, hindi. Pagdating ng 12, 13, sa 14th hour, sumasagot ako ng saplex, pero ang isang sample questions, umabot ako ng 20 minutes. So basically, dun sa last 3 hours, naka 10 sample questions lang ako. Gusto ko rin malaman, kaya ba talaga na consecutive days, at least 12 hours, or kung sa iba sa inyo gusto mag 16 hours, na quality aral? Last week, I was able to do Saturday 14 hours, Sunday 14 hours, Monday, nag-drop na siya 11 hours, Tuesday, mas nag-drop pa siya 9 hours, and Wednesday, naging 5 hours na lang. Hindi ko na kinaya yung sobrang haba na study hours. But since kaka 14 hours ko lang kahapon, we'll see kung kaya ko ulit mag at least 12 hours today. I'm going to share to you what's going to go on for the whole day. And it's already 7 a.m. so let's start studying. I have to prepare my laptop, so open na siya. Then speaker. Also need to prepare my tablet. While fixing my things, inopen ko na yung Sketchy Micros. The first hour, nanood ako ng 10 Sketchy Micros. Yung Sketchy Micro video would only last for 5 minutes. Pero pag mahaba yung videos, syempre mag-extend. So this is the tomato timer. I can set my goals and hours for today. For the first 6 hours of studying, I do 60 minutes of focused studying and 10 minutes break. Then after 6 hours, ako mag-shift sa longer breaks, which will be 15 minutes. So aside from the tomato timer, yung Pomodoro ko, pumipili na rin ako ng online streamer in YouTube na naka-study with me live, na nag-aaral live on YouTube. Para siya na yung sasabayan ko. Kung nakita ko siya dito, nag-grind na siya mag-aral. Mag-grind na rin dapat ako. Kailangan din mag-ayos ng gamit. I have also my water. Ito. Ito actually nag-aral kagabi, pero ewan kong bakit malinis na yung study table. Usually magulo ko to, iniiwan. Play na ako ng Sketchy Micro. Why do I watch Sketchy Micro first thing in the morning? I don't know. Pag nanonood ako ng video sila, ito yung nakapag-relieve ng stress ko. In the morning kasi pagkagising ko, ang feeling ko, ito na naman, mag-start na naman mag-aral. Ewan ko, masaya kasi manood. Nakaka-relieve ng stress. Nagiging better yung feeling ko. Nakatapos na rin ako ng konting videos ng Sketchy Micro. So, parang nanood lang ng cartoons. I'll see you on my next break! Gagawa muna ako ng breakfast. 1 hour na ako ng aral. Inaantok kasi ako. Kahapon di ako ganito, na inaantok sa first hour of studying. Baka kasi pagod ako from yesterday, pwede pang madaan sa coffee. Breakfast! I'm already done with watching 10 Sketchy Micro na inassign ko for today, but I'm still eating my breakfast. Assign ko for today is OB-GYNE. I'll just re-watch an OB-GYNE lectures while eating my breakfast, and then after that, magsasamplex na ako ng OB. Power nap na ako ng few minutes. Coffee naman. The bulbary urethra, our calipers gland. The third break, I thought that I am going to sleep again. Pero, halfway through the study session, nag-kick in na coffee ko. Ganado na ako mag-aral ulit. Hindi ko siya nabilang. Nakaka-9 sample exam questions ako. That's 5 questions in biochem and 4 questions in anatomy. Parang medyo mabagal pala ako, no? Try ko bilisan. It's another break! It's not so bad. I was able to do 9 sample questions in the past hour, kasi natakot ako bakit sobrang bagal ko. Hopefully, I can keep it up. Naka 4 subjects na ako, so meron pa akong 8 subjects to go. Okay, pa muna ako ng konting household chores. Hindi naman pwedeng puro aral lang, kailangan may contribution pa rin sa bahay. I think doing household chores during break time, it has a good effect on me. Kasi kahit papano, may isang parte sa buhay ko na organized, malinis, at kontrolado ko. Hindi katulad ng board exam na hindi ko kontrolado kung anong mangyayari, kung anong lalabas na question. Kung yung inaaral ko ba, yun ba yung lalabas? Kahit papano, para ka-cleanse ng konti yung nararamdaman ko. Wala lang, gusto ko lang i-justify yung household chores. After board exam, mag-household chores pa rin ba ako? Ang init. Tayo lugar. Nakatulog ako. It wasn't planned. Nakatulog ako, wala pa akong isasagot sa board exam. Ah, tanda yung pang-aaralin. Adjust ulit ako ng study schedule.
saktong stress eating lang for lunch. Sayang in-effort ko sa oatmeal at fruits kanina umaga. Napunta rin ako sa junk food. Bawi na lang ako mamaya dinner. Hanap ako ng masarap na dinner. I felt guilty, so I got oranges. Dito muna ako. Gusto ko mag-self-reflect bago ko bumalik sa study area ko. Unplanned, aksidente kong na-open ang YouTube ko at nalulong ako sa iba't ibang videos. Abot ako, tumambay ako sa YouTube ng 30 minutes. Sayang yung effort ko na madalang na lang magbukas ng IG at Twitter compared sa dati. Pero hindi, na-aksidente pa rin akong tumatambay sa social media. Na-realize ko after a while, pagtingin ko dun sa paper ko, hindi ko alam kung anong question number ako huminto. Ah, napakahusay, napakagaling. It's another break! Yay! Nandito ako ngayon, malayong malayo sa study area ko. Tinataguan ko yung handouts at lecture videos. Nitong study session ko, pagod na talaga ako. Pinupost ko palagi yung video. So far, sabi ng planner ko, okay! Naka 7.5 hours of study na pala ako. It's already 4 p.m. in the afternoon. Dahil nagpa 6 hours na ako, tomato timer kong app, pinalitan ko na ng 15 minutes of break time. Para more time for myself. Nga lang, nakalimutan ko mag-aday ko anong gagawin ko ngayong break. I guess nakaupo lang ako dito for 15 minutes. Oo nga pala, hindi ko alam ko ng dinner ko. Pagod na ako mag-isip, just follow ko anong instructions sa likod. Nice, kakatapos lang. I finished cooking my kare-kare, that's my dinner for tonight. Ayoko na, last na yon, ayoko na magluto. I thought I can cook until the end of the review season. But hindi, wala talaga kaya. Magsishomai and instant noodles lang ako. Or gagastos. But it only took me 2 15-minute break. Siguro, today is a bad day. So, 15-minute breaks na yun. Parang gusto ko lang umupo at tumulala at mag-isip, bakit napakataas ng COVID cases? Kung makakuha ba ako ng virus while taking the exam? Magpakasena ako for the last 3 weeks. Nag-iba na yung lighting, lubog na yung araw. Bagal ko today. Sobrang bagal ko mag-aral. I already finished 5 sample questions per subject. It's already 6 p.m. ngayon pala ako mag-start nung sample questions para sa in-assign kong subject for today, which is OB. It's already past 7 p.m. and I'm taking my 1 hour break. I just had my dinner. I'm supposed to take a little rest. I'm super happy kasi 1 hour yung break. So, makakapahinga ng longer than the usual. So, I started studying 7 a.m. this morning and it's already past 7 a.m. And so far, according to my planner, kahit marami ako unexpected breaks, to my planner, I was able to study for 10 hours with breaks. So, ang ibig sabihin ng 10 hours with breaks is, in reality, nakaaral ako for 8 hours, yun yung focused study, and 2 hours of total breaks. That's not so bad para akong pumasok sa opisina, nagtrabaho ng 8 hours, as in focused, concentrated na 8 hours na aral. Pero nitong huli, nahirapan na rin ako mag-focus. Matagal na. Alam ko pag nahirapan na ako, pag-pause na ako ng pause ng videos. Then, siguro mag-rest lang ako ng konti and at 8 p.m. magsa-start ulit ako mag-aral. Hopefully, maka 2 more hours pa ako para yung minimum target ko na at least 12 hours of studying with breaks. Pag-aral ko ng Samplex is medyo napahaba. Natapos ako, well, I don't remember. Natapos ako ng mga around 4 p.m. kanina. And after that, I started studying for OB-GYNE Samplex questions. So, magsasample questions rin ako mamayang gabi when I do the questions and I check the handouts. Parang ang dami ko pa rin hindi alam. And ano ba, it's just 3 weeks left before the board exam. Medyo sad kasi hindi ko makakover lahat. Actually, malungkot talaga ako kasi hindi ko makakover lahat. Hindi ako makapag-second read at mabagal pa rin ako mag-sample questions. So, ibig sabihin nun is, hindi ko pa rin grasp. Hindi pa rin ako confident sa pag-take ng board exam. Pero, ay, malapit na eh. We're capping off the night with some good music. Just kidding. I still don't know how to add music in my videos. But anyway, it's already 11 p.m. Kaaral ako ng 8 p.m. to 11 p.m. Pero dahil sobrang pagod ko throughout the day na aral. At nag-aral pa ako the day before ng matagal rin, 14 hours. So, I guess it took a toll. Instead of studying for 3 hours, it only took me around 2 hours. I took a lot of breaks kasi nakapagod na. Pero in total,
I was able to finish 12 hours of studying with breaks today. Last two sessions, medyo hirap na ako mag-focus. So, nag-play ako ng mga feedback videos. Kung saan naliligaw rin ako dun sa YouTube channel ng Cracking the Boards Med Guru. Actually, pangalan ng channel is Med Guru CBD. Tingnan ko lang din siya kasi may maganda silang mga videos na flashcard style. May mga buzzwords din, yun daw yung sagot. Konti lang yung video sila and masaya siyang panoorin during break. Well, hindi man lahat ng breaks, ganun yung ginagawa ko. Pag napapagod na ako dun sa assigned, then pinapanood ko yung CBD YouTube videos na flashcard style. Parang asaya pag nakakasagot ako. Parang, ooh, nakaka-lift up ng confidence. Ganun. Officially, it's 3 weeks left before the board exam. Hindi pa rin ako confident. Hindi rin ako nakapag-second read. Samplex, yung ginagawa ko, since last week, I've been trying to play with my strengths. Samplex na lang talaga. Studying smart with Samplex, of course, itinag ko pa rin yung portion dun sa handouts. I always try to remind myself every day na okay lang na hindi ako ganun ka-prepared in taking the med boards. Hindi ganito yung naisip kong mangyayaring way of reviewing. I'll be really happy na makapasa lang. Feeling ko yung pagtake ng exam sa upcoming boards, ito talaga yung pinakamalabong. Hindi ko alam kung anong mangyayari. I try my best every day, pero hindi talaga kaya eh. Hindi talaga kayang aralin lahat. Ang isip ko na lang is, to try my best and hopefully everything works